Et nous regardons tout. All right. So marami na ba yung grammar mo or yung issue sa grammar ngayon yung solusyunan natin. 'Di ba yung grammar palagi siyang nagagasgasan. So pag nagagasgasan siya, kainis minsan. Lalo na kung amasay lang kayo sa motor. Kaya ano yun, kapag pintura, ganyan. Minsan talaga napamakabang ng pintura, di ba? Then, ang ginawa ko, sa akin na, tinanggal ko lahat ng pintura. Tapos, ang ginawa ko, binap ko. O, gumamit ako ng metal polish. Then, pagkagamit ko ng metal polish, para hindi siya umitim, nag-apply tayo ng clear paint. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. Napakadali lang ito, promise. Papakita ko sa inyo kung paano ko binap itong grammar ko. So, ang kailangan ko lang, clear paint, metal polish na pledge, liha na 1,000 saka 600. So, yung first step natin, lilihain natin siya ng 600 para mawala yung mga gasgas niya. Then, after naman nun, pagka wala na siyang mga gasgas or yung mga itim-itim na marks, gagamitan naman natin siya ng 1,000 na liha. So, after nun, eto na, ng kanyang itsura. So, kung papansin ninyo, nilinis ko na rin siya gamit yung tubig. So, yung next step natin, mag-apply na tayo ng metal polish. So, dito sa pag-apply ng metal polish, pwedeng cotton cloth or pwede naman kamay na lang. Ang ginamit ko kasi sa kanya, kamay na lang para hindi sayang. Siyempre, medyo makunat-kunat eh. Medyo matipid tayo. Meron pa kasi akong planong ibap na iba. So, after natin siya i-applyan, maghintay lang tayo ng 15 minutes. So, after 15 minutes, punasan natin siya gamit yung cloth. So, gawin lang natin siya ng 2 beses. Then, after ng 2 beses, saka naman natin ngayon siya lilinisan na gamit naman ay yung fiber cloth. So, ito na yung fiber cloth. Ayan. Ayan yung result niya after to apply ng ng metal polish. So, add ko na rin. Kailangan pagka magpupunas kayo, medyo diinan nyo. Ito na yung result niya after to apply. So, ngayon, dahil hindi pa ako satisfy, ito na yung last na gagawin ko sa kanya. Nang mag-apply ako sa kanya, ulit, pangatlo, at 1 hour yung hinintay ko. Then, after nun, saka ako gagamit ng foil ng sigarilyo. So, sa foil ng sigarilyo, syempre, dahil limited lang yung nakuha ko, ang ginawa ko naman ngayon, naganap ako ng ibang pwedeng ipamunas. So, yung isip kong ipamunas, yung papel. Kahit anong papel lang, pwede naman siya ipamunas. So, kung papansin ninyo, kumikinang na siya ng kumikinang. So, wala tayong tools na ginamit dyan ha. Puro kamay lang. Then, ito na ngayon yung final result niya. So, una ulitin ko ha. Una, 15 minutes, 2 beses. Then, pangatlo naman, ay yung 1 hour. Then, yung next naman natin, mag-apply na tayo ng paint. So, sa pag-apply ng pintura, clear paint, dapat hindi masyadong malapit. At medyo malayo. So, huwag tayong manghinayang sa matatapon na pintura. Kasi bubukol-bukol pagka masyadong malapit. Hindi siya mapapantay. So, kung papansin nyo rin, nung in-applyan ko lang pintura, ayun, lumabo. So, lumabo siya ng konti. So, eto na siya.
May napansin mo sa kanya, makinang pa rin siya, kaso nga lang, mas pumuti siya ng konti. So, nandito na lang yung video ko. Maraming salamat. Sana kahit pa paano meron kayong natutunan. Huwag nga palang kalimutang mag-subscribe. Thank you and God bless.